matagal-tagal din bago ako nag-voiceover sa aking mga videos. Halos isang linggo yata dahil nag-a-adjust nga ako sa bago namin nilipat ang apartment. Hello everyone, Nanay Dutay here. I'm back at sana huwag kayong magsawang manood ng aking mga videos. Kasi naman ang daming pinapadalang notification sa akin ni Mameta. So keep going daw. Kaya ito, ini-enjoy ko na lang kahit nang walang mapala. So ini-enjoy ko na lang ang aking ginagawa. Ang dami-dami ko kasing adjustment bukod sa mga bagong gamit at bukod sa mga bagong design ng aming bahay. Este pala apartment. Ako kasi yung masyadong taong hindi masyadong techie, kaya naman pag may bagong gamit, binabasa ko talaga ang manual mula umpisa hanggang dulo kasi ayokong masira kaagad dito. Kaya na lamang itong gas range na to, isirap na hirap akong sindihan siya sa lighter, kaya naman gumagamit ako ng lighter na pinabili ko sa aking hobby. So mabalik nga tayo sa aking ginagawa, nagpe-prepare nga ako ng almusal. Este, hindi pala siya almusal, magiging baon na siya kasi late na nga ako nagluluto. Uli na kaming natutulog dahil may bago nga rin kaming TV na pinagkakaabalahan, nanonood kami ng movie. Dahil nga ito hindi namin nagagawa sa dati naming apartment dahil nga sobrang sikip doon. Yung TV namin is murahin lang naman, din naman siya kamahalan. Pamparelax lang, o diba? How are you? O diba, narinig nyo, may sumingit na bulinggit. Nakikialam na naman mag-voiceover ang batang ete. Simula nga nang bumalik kami dito galing sa probinsya, ito ang aming breakfast. Laging may lettuce at iba-ibang palaman kasi nga may nagbigay sa amin ng lettuce nung birthday. Do birthday ng aming papa sa probinsya. Isang plastic bag at ang binigay sa aming lettuce. Medyo sira na rin yung iba kaya ito pinili ko na lang yung mga konting pwede pang kainin. Ayan, tingnan nyo. At bago ko pala makalimutan, pati pala yung pipino binigay din sa amin. Yung mga bisita namin yun kasi bisita ng aking hubby na galing silang Bagyo. Siguro mura yung mga gulay doon kaya naman marami silang dala. At yung mga niluto ko ng mga nakaraang araw is galing din sa kanila gaya ng umbo, gaya din ng mga sayote at marami pang iba. Sabi ko nga sa hubby ko, konti na lang is magiging kambing na kami. Chari. Hindi nyo na itatanong, hindi kasi ako vegetarian. Hindi ako mahilig sa mga gulay-gulay na ganito, mga dahon-dahon. Kaya nga nung nagkakilala kami ng aking hubby, ganito natutunan ko na madalas kumain ng ganito. Actually, wala naman akong no choice dahil siya nga ang namamalengke at ganito mga binibili niya. Kaya kinakain ko na lang din. So masarap naman kaya ini-enjoy ko na para healthy diet na rin at ayaw po kaya na, chari. Habang nagpe-prepare nga ako ng agahan at baon, nire-ready ko na rin ng kakainin ng aking baby ang hotdog pagkagising niya. Para naman pagkagising niya, meron na siyang kakainin kagad. Hindi na siya maghanap ng kung ano-ano at hindi na siya mag-request ng gatas para hindi siya laging gatas ng gatas. Alas 5 pa lang ng umaga, tumutunog na ang aking alarm clock pero hindi ako bumabangon kaagad. Mga 5:30 o 5:40 bago ako tumayo sa aking kinahihigaan. At siyempre, hindi ko makakalimutan gumawa muna ng aking kape para magising ang aking diwa. Baka iba-iba ang aking magawa. Mapagpalit-palit ko, mahugasan ko yung pagkain at maluto ko yung mga plato. Chari. Ang araw na ito ay may pasok ng si Tope kaya niready ko na rin ang kanyang babaunin para hindi na ako mag-gahul-gahul mamaya kapag kami aalis na dahil nga 10 minutes bago kami makarating ng kanyang school, hindi gaya ng dati na wala pang 30 seconds nandun na kami sa kanyang school at makakalimutin nga ako. Ganun nga talaga pag CS, marami ka nakakalimutan. So after ko nga magluto ng baon, ayan, naglinis naman ako ng aming dining area. O diba, ang shala, meron ng dining area. Ay, hindi pala dining area, living room pala. Ay, living room, pero andito na lahat. Kitchen, living room, room, bedroom, chari. Aminado talaga ako na makakalimutin na ako kaya ito, pinoprogram ko na kung ano ang aking mga gagawin sa mga susunod na araw at ang buong araw. Oh siya, hindi ko napansin. Magki-3 minutes na pala. Paalam. Thank you sa panonood.